Hi guys, how's it going? It's me, Sir Mac. Kamusta po kayo? Today for this video, we're up for a vlog. And actually guys, bago ko itong gagawin sa akin channel and hindi ko alam kung magiging successful ba ako sa akin gagawin. So as you can see sa akin title dito sa akin video, nagawa tayo ng DIY na ring light or do-it-yourself na ring light. Kasi napapansin ko talaga and nakakalungkot talaga na sa mga past videos ko ay sa support quality ng aking video ay ang kanyang lighting. So medyo nakakalungkot lang kasi yun akala ko na pwede na pala sa akin ay hindi pa pala. And naghanap naman ako sa online shopping stores ng mga ring light, ang mamahal. Nasabi ko, dapat gumawa na lang ako ng DIY. So naghanap-hanap ako sa YouTube ng mga videos, tutorials kung paano gumawa ng DIY ring light. And luckily, meron naman ako mga nahanap na alam ko na namura suwak sa ating budget pero hindi masasaan-alang yung quality ng aking video. So ngayon, ang ginagamit ko ay yung bulb dito sa aking kisame and yung fluorescent lamp na ito medyo mahaba siya. Nagamit-gamit ko na for the past couple of months kasi sa aking mga pagbablog. Yun nga lang, hindi pa rin to enough para makover niya yung talagang full na puti or yung magandang quality talaga ng video na gusto ko. Okay, dito sa background ko, as you can see, bakit siya maputi? Kasi nga, tinatamaan siya ng ilaw ng dalawang lights na ito. Pero kapag yung isa dyan ay nakapatay, wala na, madilim na. And ang isa pa, ang ginagamit ko rin kasi ay DSLR. So sa DSLR, we can manually fix the settings ng ating video. Pwede mo i-customize yung brightness niya, yung sharpness niya, and everything. Ang dami ko pang sinasabi. Huwag natin patagalin pa. So ano na ba mga kailangan natin para tayo makagawa ng DIY na ring light? First, syempre, first, we need to have a electronic lamp. And di magsisibin natin ring light, bakit siya pa circle? Kasi dito sa gitna, dito natin ikakabit yung pinaka-stand niya and yung camera or yung DSLR natin ginagamit. So ito ay nabili ko lamang sa hardware for only 285 pesos. Yun nga lang guys, tignan nyo. 32 watts siya. So expect natin na medyo malakas siya sa kuryente. Next! Okay, so ito ay ang electrical tape. Mamaya, ito yung magsisilbi nating pandikit para madugtong natin itong lamp mamaya doon sa ating tripod. And of course, our tripod. Dito natin ilalagay itong lamp mamaya sa pagkabit natin. Yan. Tapos, guys, ito rin yung medyo hanapin natin. Minsan meron ito sa bahay, minsan pwede rin naman tayo bumili na lang sa hardware. Ito yung pagkakabitan ng ating bulb ng ating lamp. Tapos, ikokorek natin siya rito. Nakabit natin itong lamp. And, tara! Ganun na kadali. So, tara, gawin na natin. Okay, first, tanggalin muna natin ito. Yan. Okay, so ito na yung lamp natin. And then, dito yung sinasabi ko, ano ba tawag rito? Socket. So, itong socket na ito, igakabit natin siya dito sa ating tripod. Hindi ko malaman kung paano siya ikakabit. Dapat kasi ito paganyan. Kayo siya. So, naghanap ako ng pwede siya niyang pagmantan. And ito ang nakikita ko. Kabit natin ito. A few moments later. So, yan guys, nakabit ko na siya. So, ito yung tripod natin. Tapos, sa pinakataas niya, yung pinaka-mount niya, naghanap kasi ako ng bagay na pwedeng makakapagbigay na makaka-hold nitong socket natin. So, ito yung usual na kasama lagi ng tripod. Tapos, pinasok ko siya, dinaan ko yung wire dito sa likuran. Ayan, or ayan, para mas matibay. Ayan. Tapos, ito na yung pinakasaksakan niya. And then, ngayon, ganyan na siya. Para mas tumibay pa siya, gamit itong electrical tape na ito, didikit natin ito. So, yan na siya. Nakakabit na siya. Lagyan na lang dito natin sa baba. Okay, guys. So, yan na siya. Ganyan na yung magiging itsura niya. So, para mas maging matibay siya, nilagyan natin siya ng electrical tape para dikit na dikit talaga siya dito sa mount ng ating tripod. And then next, lalagyan na natin itong bulb natin. But parang di kasha. Oh my gosh. Wow, guys! Meron na ako! Lam! Ito na siya! Gawa tayo ng thumbnail. So, moment of truth.
ngayon na gagawin natin, papatayin natin tong ilaw ko sa taas and yung fluorescent lamp na gamit ko. And then isasaksak na natin tong DIY lamp na ito. Tignan natin kung makakapagbigay ba siya ng same light na binibigay ng dalawang bumbilya sa isang lamp. Okay guys, so aalis muna tayo sa ating setup. Ayan yung ginagamit ko na bulb. Asan ba? Yan yung ginagamit ko na bulb. Yan, hello, yan. Ayan yung pakita, yan. Tapos ito naman yung fluorescent lamp. Focus, focus. Ay, talaga yung focus. Naka-manual kasi ito guys. Ngayon, ang gagawin natin ay... Ito na. Ito na yung ating fluorescent lamp. Kasama natin yung ilaw. Yan. Moment of truth. Ayan na siya. So guys, kapag sumabog ito, alam niyo na mangyayari ha. Hindi magiging successful itong video na ito. Pinakabahan ako ha. Okay, para makita natin kung talagang makakapagbigay siya ng brightness talaga sa ating video. Saksak na natin. In 3, 2, 1. Wow! Ang liwanag! Woohoo! Hindi na siya makikita. Hello! Harap natin sa akin. Ayan guys, ginagamit ko na ngayon yung DIY ring light na binili ko. And yung camera ay nasa mismong gitna nitong ring light para at least hindi siya masyado maputi and hindi siya masyado maaninag sa aking mukha. Kitang-kita yung oiliness ng aking mukha. And nakakatuwa. Yan, pwede mong i-customize. Yan, ganyan. Maganda yung tama ng ano natin dito. Nakakatuwa naman. So successful yung paggawa natin ng DIY ring light. And yan, dun ko sa room na ito, dyan ako nag-shoot kanina bago pa man itong scene na to. So nakakatuwa kasi, di ba, pinanood ko lang siya sa YouTube and at least, di ba, nakagawa na ako ng sarili ko, nakatipid pa ako, swak na swak sa budget. Ang nagastos ko lang lahat dito ay 302 pesos lamang. Ring light. Yan ang aking ring light. Hello, ring light. Hindi na siya makita eh. So mag-outro na tayo. If you like this video and if you like this tutorial, please give me a thumbs up and i-like and share mo na rin ito para at least, 'di ba, marami tayo matulungan ng mga nagsisimula pa lang pagdating sa photography, videography and of course sa pag-vlog. This is Icer Mac. Makita kita tayo sa susunod na video and I'm saying bye-bye.